Pero kung titingnan natin sino ba ang tunay na tambaloslos, sa 51 billion, 125 billion in 11 days. At napakaraming mga poor, mga confidential funds, wala namang accounting, na wala namang mga resibo. Nasaan yun? Bakit maha? Diba? At take note. Ang kapal-kapal na mukha niya, no? Kapal-moks, no? Nagsasabi na, oy, para daw sa bayan. Yung mga block daw niya, para sa bayan. Para ano, hindi tayo mababayaran, ganito ganyan, kasi nagmamahal sa bayan, Filipino. Hello, Filipino ka? Hindi ka Filipino. Kinakahiya. Oh, kinahiya niya. Bilang at Filipino. At nanumpa siya, ay siya. Nanumpa. Yes. No? Sa American flag. Sa dami ba naman ang mga pinagsasabi niyang mga kasiraan tungkol sa first couple ni isa, wala man lang siya, solid siya na talagang totoo yung mga sinasabi niya. Pero si FL, organic ang beauty, di ba? Yes. Hindi insecure, pero siya halatang-halata mo na talagang insecure. At siguro, yun. No? Siguro, ha? Siguro hindi lang pinagbigyan. Ito, ha? Oh, crush na si PBBM. Hi, PBBM! I love you! Hi, PBBM! I love you! Maligayang Pasko! Merry Christmas! I miss you! Merry Christmas! Wala mag-iitin. Sinador nga sila ng bayan, pero hindi naman nila ginagawa yung talagang kung ano talaga yung mandato nila. Mahilig sila sa drama. Mm. Mahilig sila sa mga... Oh, Marites! Nagmamarites! Anong sinasabi ng Kongreso? Ang sinasabi lang naman ng Kongreso, yung version ninyo, kung ano yung version ninyo, susuportahan namin. Susuport na lang sila. Hindi na sila, wala silang i-insist na kung ano yung gusto nila, kung ano yung version ng Senado, they're willing to embrace. Pero wala. Kasi nga, itong mga senador na to, talagang makikita mo, ayaw nila. Masyado silang nag-hold on sa 1987 Constitution, hindi dahil sa gusto nila yung Constitution, kundi para sa kanilang sariling pakinabang. Masasabi ko dyan, ang iniisip lang nila yung kanilang mga sarili. Okay. So next naman tayo sa peking, isa na pag-uusapan yung peking loyalist, yung si Maharlika. So, since nakita ho namin, yung pinananin nyo, yung press conference na inatinan po ninyo, anong po masasabi nyo ito sa ginawang pag-demanda ni Mr. Abel Bacobio regarding kay Maharlika? Ay nako, tama lang yan sa kanya, no? Kasi di ba, marami siyang mga ginagawa, mga kalokohan, mga fake news, pero ang lakas-lakas ang loob niya. Paano kasi hindi siya kayang ma-demanda kasi nga andun siya sa Amerika. Pero ngayon mga kaibigan, no, talagang doon talaga nagpadala ng abogado at doon talaga siya dinemanda. At take note, ang kapal-kapal na mukha niya, no? Kapal-moks, no? Nagsasabi na, oy, para daw sa bayan, yung mga vlog daw niya, para sa bayan, para ano, hindi tayo mababayaran, ganito ganyan, kasi nagmamahal siya sa bayan, Filipino. Hello, Filipino ka? Hindi ka Filipino. Dinenounce mo yung pagka-Pilipino, yung citizenship mo, dinenounce mo, at ikaw, kinakahiya. Oh, kinahiya niya. Bilang at Pilipino. At nanumpa siya, ay siya. Nanumpa. Yes. No? Sa American flag. Oh my God. OMG. Baliktad yung sinabi niya. Hindi po talaga. Hindi siya maka-Pilipino. Hindi ko maubos maisip na sinasabi niya na ginagawa niya para sa bayan. Pagkatapos, hindi naman pala sa Filipino citizen. Baka bayan pa ng bulsa niya. Tapos nangingialam siya sa mga affair natin dito sa Pilipinas. Samantalang hindi naman pala siya Filipino citizen. Anong pakialam niya? Wala na siyang pakialam. Doon na lang siya, manahimik na lang siya doon. At mag-enjoy na lang siya sa dolyar. Noon, mga kinikita niya. Kasi dolyar na yung kinikita niya. Mukha kasi siyang pera, pinagpalit niya yung kanyang pagiging Filipino citizen para sa pera. Hindi lang Amerika ngayon ang kinaglilingkuran niya, pati China. Ano masasabi niyo, naging isang sa backup backer niya si Congressista. Andanar. Oo. Si Andanar po ang binunyag kanya. Binunyag Congressista. Ni Katrina Ponce Enrile, yes. Regarding po doon sa si Andanar daw po ang benepisyaryo nila Sasot at especially ni Maharlika.
So, isip-isip, balik ka, hindi rin talaga maka, ano, dalawa, basa yung, ano, niya, USN. Doble kara, di ba? Doble kara, no? Ano kung masasabi niyong pudo sa so, gano'ng issue na yun? Napanood ko nga yun, no, yung sinabi ng anak ni Juan Ponce Enrile. Ngayon, ang masasabi ko dyan, hindi naman ako magtataka, eh. Kasi, sitsura pa lang ng mukha niya, no? Mahahalata mo na talaga na kayang iwan lahat, kayang traderin lahat para lang sa pera, no? So, hindi na ako nagtataka dyan, mga kaibigan. At alam ko naman, noon pa man, na talagang pagdating sa pera, lahat kaya niyang i-denounce, kaya niyang gawin, no? Para sa channel niya. Eh, dalawin niyo yung kanyang channel. Dalawin niyo lang, ha? Huwag kayo manonood ng video niya. Dalawin niyo ang channel niya, tapos makikita niyo, mga kaibigan, lahat ng kanyang mga vlog, talagang puro paninira. Kasi doon siya kumikita, eh. Ang daming views. Puro fake news, mga kaibigan. Marites. Hindi ka makakakita doon na nag-flex siya ng magandang ginawa ng ating Pangulo, ng gobyerno. Puro talaga mga paninira. Oh, tsaka so, walang resibo. Wala. Dami sinabi, walang resibo. Tama. Mataas daw yung ano niya, standard na magbigay ng totoong balita or news. Tapos ang kanyang ano, ang kanyang source si Puting Ahas at saka yung mga bubuit sa Malacañang. O hindi nga niya mapangampangalan kung sino, hindi nga niya masabi o paano maging mataas yung standard niya pagkatapos sa dami ba naman ng mga pinagsasabi niyang mga kasiraan tungkol sa first couple ni isa, wala man lang siyang solid na ebidensya na talagang totoo yung mga sinasabi niya. Dahil wala naman talaga, eh. Especially diba? Credibility ba tawag doon? Oh. Walang credibility. Oo. Especially yan. Sinasabi yung pulburong video. Yung sinasabi niya. Oo, oh, wala sila mapakita, eh. Wala. Tapos, sabi niya, si first lady daw mukhang pera, pati si Abel. Mm. Pero, ang ano magkano yung ano niya? Bilyon, ang hinihingi niya. Diba, ano lang sa kanila? Dollars? Million? Oo, damage, yung damage. $2 million. $2 million sa damage. Ito sa kanya, yung counter one damage billion, siya. $1 billion. Ama, sabi niya yun. Sino mas mukhang pera? Siya ang mukhang pera. At saka ano, no? Grabe nga, bilyon. Kung titingnan natin, no? Parang ano na lang niya yun, eh. Parang yung para sabihin na ay defense ano, mechanism yung lumalaban na nagtotoo siya luka-luka parang totoo siguro to para sabihin ng tao. Oo. Pero depensa lang niya yung sa sarili niya, pero ang totoo nanginginig na siya kasi oo, alam niya at the back of her mind alam niya na hindi totoo ang sinasabi niya, kaya nanginginig na yun ngayon, mga kaibigan, kasi alam niya na malapit na yung kanyang end, no? Pero umanta na siya niya, ng my way. Oh, pero sabi daw niya, pinipirahan lang daw siya ni First Lady tsaka ni Abel. Excuse me, First Lady? Si FL pa talaga ang pipera sa kanya. Araneta yun, may sariling law firm. Hello, magpunta ka nga ngayon sa lawyer kapag nagpagawa ka nga lang ng notaryo. Notaryo lang, ha? Magkano na? Eh, how much more? May firm pa yan, may law firm pa yan, tapos Araneta pa yan. So kung titignan natin, siya talaga ang si FL, maraming pera pero simple, kita din naman manamit, di ba? Minsan nga iniisip ko, ay suot na naman ni FL, parang binalik na niya ito, ah, parang yung red na ano, parang palagi niyang suot. Pero si Maharlika Luka, tingnan niyo itsura, di ba? Grabe, parang yung parang picture trying niya hard, noon, kumbaga. Oh, yung trying picture hard niya noon, yung kung anong itsura niya noon, pag pinagkumpara mo, parang hindi na siya. Oo, retoke. Makikita mo na. Ang daming retoke. Bukod pa doon, ay naku, yung mga alahas niya. Tapos, nagpapabongga-bongga. Nagpapakako ano yung ginagawa sa katawan niya. Pero si FL, organic ang beauty. Di ba? Yes. Hindi insecure. Pero siya, halatang-halata mo na talagang insecure. Kita niyo naman, kung hindi ba naman siya insecure, maninira ba naman siya kay FL? Hindi. Ang tao, kapag naninira yan, ibig sabihin, malaki, marami ang insecurity niyan. Kaya nga siya naninira, eh, kasi marami siyang insecurity sa katawan. Kaya siya naninira, kasi alam niya na wala siya noon. Kaya sinisiraan niya para kunwari iangat ang sarili niya, di ba? Ganun yun, eh, psychology. Oh, marunong ako niyan, kasi sa aking kurso, meron akong yung psychology, nag-aaral kami niyan. Tsaka iba-iba mga philosopher. Kaya alam ko yan. Talagang insecure lang siya kay Elisa. At siguro, yun. No? Siguro, ha? Siguro hindi lang pinagbigyan. Oh, crush na crush yan si PBBM.
Hi, BBBM, I love you. Hi, BBBM, I love you. Maligayang Pasko. I miss you. Pasko. Merry Christmas. I miss you. I miss you. Oh, di ba? Kuwang-kuwa. Mga kaibigan, yun lang yun. Hindi siya naka-score kay BBM sa pangulo natin na napaka-pogi. Oo makisip, naman. Ang lakas pa rin ang karisma ni President. Kaysa pumunta, marami tao. Super selos na selos siya dito kay FL. Kasi si FL yung minahal ng iisang babae at hindi pinalitan. Hindi katulad ng isa na madaldal, maluwag ang bunganga, ang daming kabit. So ikaw naman po magsi-share, ma'am, kung ano po yung mga issue na gusto mong i-share sa ating mga kababayan ngayon na hot. Ito yung ano ko kasi yung pinuntahan natin dito, di ba, tungkol sa SMNI, no? Yes. So ito lang ang ano ko, no, ang sa loobin ko, no. Sana talagang gusto ko, no. Siguro ibabash ako ng iba dyan na maka-SMNI, pero ito lang talaga ang gusto ko, no? Na matigil na talaga yung ginagawa nila, matanggal na sila ng prangkisa, at hindi lang yon, sana sa social media, mawala na rin talaga yung kanilang mga platform. Kasi kahit matanggal sila dyan, no, sa TV, eh meron pa silang social media, at patuloy pa rin yung kanilang mga ginagawa, yung mga character assassination, yung mga commentary nila na hindi naman mga totoo. Pagkatapos sasabihin na, ay meron naman disclaimer, ay kasi ano, mga commentarista yan, diba? Pero nagtatago sila doon sa entity ng news. Diba news agency yung SMNI? Tapos sasabihin, ay commentarista kasi yan, kaya ay wala yan, hindi naman yan sila, no, journalist talaga. Hello! Sa dami-dami ng mga siniraan, Speaker Martin Romualdez, nagtatrabaho lang yung tao, no? Nagtatrabaho lang yung mama. Unang-una siyang pumunta sa Davao, mga kaibigan, nung binahaang Davao. Siya unang-una pero, pumunta. Pero, kitaan niyo, mga kaibigan, wala! Hindi man lang nila, ay, salamat, Speaker, wala! Puro lang sila paninira. Wala silang nakikitang maganda. Talagang puro lang paninira. Oh, sabi, marami diba? Na sabi doon sa mga ano ng SMNI, mga comment doon, nag-epa lang doon kasi si Speaker doon sa Davao. Ano masabi niyo doon sa mga ano ng mga supporter ng SMNI? Ako expected ko na yun kasi ang mga supporter ng SMNI usually mga Didi sheets. At yung mga Didi sheets na yan, talagang sinusuportahan nila yung dating presidente, di ba? So yung vice presidente natin ngayon, yung nagpauso ng tambaloslos, at simula noon, binuli na ng binuli si Speaker ng mga Didi sheets. So expected ko na yan kasi sila naman ang nagpaumpisa niyan, no? So ganyan talaga ang tingin nila kay Speaker Martin Tambaloslos daw. Pero kung titingnan natin sino ba ang tunay na tambaloslos, sila. Kita nyo, 51 billion, 125 million in 11 days. At napakaraming mga poor, mga confidential funds na wala namang accounting, na wala namang mga resibo, no? Sasabihin lang, eh kasi confidential nga eh, no? Hello, hindi nyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Huwag kayo maging waldas, no? Kung kayo talaga ay nagmamahal sa bayan, dapat pinapangalagaan nyo rin yung ating kaba ng bayan. Dapat inilalagay nyo dapat yun sa tama. Katulad na lang ng bumahang Davao City, 51 billion na inilagay daw sa flood control. Nasaan? DPWH. Nasaan yun? Bakit? Bill. Bumaha, di ba? Kung talagang totoo na inilagay doon. Exactly. Di ba, mga kaibigan? Exactly. Bakit bumaha? Ayun. Tapos, ngayon, latest din na update natin dito sa Congress, yung Senado. Pinasa na po nila yung RBH6. Ngayon parang mukhang pinapatagal nila, sabi nila by Holy Week daw maging okay na. Pero ngayon October na daw. So sabi ng mga kongresista diyan, bakit October? Eh busy na nga yun sa mag-election na. Oo, campaign na. Eh ngayon ipinupush na may sense of urgency dapat. So bakit ngayon maging October na daw? Ano masasabi niyo po doon? Sa gawain ng kasi Senado. Kailangan na ng Pilipinas ng economic provision. Kasi tagal na natin .
So kailangan na talaga yung economic cha-cha na yan. Oh. Para magkaroon ng maraming trabaho. Trabaho, investors. Kasi 40% lang ata eh. Sa investor eh. Ang masasabi ko dyan, ang iniisip lang nila yung kanilang mga sarili. Yun lang talaga yun, no? Selfish ambition. Yung kanilang mga, yung kanilang selfishness, no? Na, oy, mawawala tayo. Mawawala na tayo ng power. Ma-abolish tayo dito. Pero hindi nila iniisip yung vision ng Pangulo natin sa bagong Pilipinas. Ang gusto ng Pangulo natin ay talagang ma-amend yung economic provisions. Kasi nga mga kaibigan, para talagang tuloy-tuloy yung ating pag-angat economically. At hindi yan magagawa kung maraming restrictions yung ating constitution. Yes. Kaya kailangan talaga urgent, di ba mga kaibigan? Pero ayaw nila kasi nga iniisip nila na kapag nangyari yon at meron pa silang paratang na si speaker daw ay bubuksan daw yung ibang mga provisions, ibang mga article, pagkatapos babaguhin daw yung term limit. Pagkatapos magba prime minister. So makikita mo talaga dito, puro lang talaga yung sarili nilang iniisip nila. Hindi nila iniisip ang taong bayan. Kaya masasabi ko sa mga senador na to, magtrabaho kayo. Gayahin niyo ang kongreso na nagtatrabaho at lahat ng mga kailangan ng Pangulo natin ay talagang nandyan, ginawa nila. Nagbakasyon sila noong 2023 in December, pagbakasyon nila, wala na silang iniisip dahil gawa na lahat. Pagdating sa Senado, inupuan. At yun, nakabinbin. Pagkatapos, eto na naman, ginagawa na naman nila ngayon. O dinidelay nila lang dinidelay. Yes. Para nang sa ganon, ay wala na talaga, hindi na talaga matuloy. Nabuksan. Ganon yung mga taktika ng mga yan eh. Oo. Yan talaga, ang masasabi. Para tanghalata. Mga walang ya, no? Mga senador na yan, no? Sorry ah, sorry mga senador ah. Pero talaga nga ito ang masasabi ko ah. Sa aking opinion ah, hindi nyo talaga mahal ang taong bayan. Dahil ang iniisip nyo lang talaga ay inyong mga sarili. Ang taong bayan, mga kaibigan. Di ba meron nga tayong survey? Correct me if I'm wrong ah. Pero doon sa survey natin, mas maraming mga Pilipino ang talagang gustong mabago na, no, yung economic provisions ng ating constitution. Kasi maraming mga Pilipino gusto na talaga na umunlad tayo. Pero paano tayo umunlad kung ganito yung ating mga senador? Pigil lang pigil dahil sa kanilang mga kagustuhan na hindi daw sila matanggal, hindi daw sila ma-abolish. Eh hello! Pansarili nyo lang yan eh. At saka malinaw na malinaw kung ano yung mga article na babaguhin. Bakit ayaw nyo magtiwala? Paano? Kasi gawain nyo. Kaya ginagawa nyo, binibintang nyo sa Congress. Uli kayo ni Admin Rich. Gawain nyo. Ganun naman yun, diba? Bukong-buko na kayo. Kapag ikaw, marami kang ginagawa na hindi maganda, yun yung mga tao na madalas na mag-isip ng masama sa kapwa. Kasi gawain niya. So kayo, gawain nyo yan. Kaya binibintang nyo sa Kongreso. Yun lang yun. Tapos sabi po nila, nasaktan yung ating mga kongresista. Kasi parang minamaliit nila yung lower house. Kasi ano lang yan? Distrito lang yan. Distrito ganito lang yung boto. Tapos ito si party list na yan, ganito lang din ang boto. So sila kasi daw million-million. Oh, in-explain daw nila. Party sabi kasi yung press con na kahapon. Ano masasabi niyo po doon, ma'am, na kinumpara nila yung ano? Dahil sa boto daw. Mas malaki daw ang kapasite. Mataas daw sila, kumbaga, minamaliit nila ang kongresista. Minamaliit nila ang kongreso. Yes. Pero kung titingnan natin, sino ang nakagawa ng maraming mga excellent na trabaho? At sino yung mga tamad? Sino yung mga hindi gumagawa? Nakikita naman natin yan, di ba? Ang Kongreso, united. Kapag may sinabi si PBBM, o gawa kayo ng ganitong bill, ng ganitong batas kasi kailangan natin, andyan ka agad, ginagawa ka agad nila. Hindi nila pwede sabihin na, ay maliit lang ang boto nyo. Eh natural, mga distrito lang naman yun eh. Diba? Hindi naman yung national election eh. Ganun lang yung anong common sense lang. Ganun lang yun kapag i-explain natin. Ganun lang yun. Distrito lang yun. Ilan lang talaga ang boto doon. Ang senador kasi, national election yan. Buong Pilipinas ang boboto sa bawat senador. Ay parang pag
pag nag-iisip sila, parang hindi sila mga senador. Nag-aral ba yun talaga sila? Bakit parang hindi sila, bakit parang hindi nila alam na ang Congress, district lang talaga ang boboto sa kanila, 'di ba? Kung hindi ka taga district walang Davao, hindi ka iboboto. Mm. 'Yun lang ang botante nila. Kung ilan lang yung botante nila, halimbawa 200, meron lang 200,000, yun lang talaga ang boboto, di ba? Samantala ang senador, buong Pilipinas. So, wag nilang masyadong maliitin dahil, ang kaibigan, ang sabi nga, walang malaki na nakapupuwing. Di ba? Saka kinesyon din yata dyan po yung... Huwag nilang kukustyonin. Dahil, kita naman natin, mga kaibigan, na pagdating sa trabaho, wala silang binatbat. Napakagaling ng Congress natin ngayon. Napakasipag. Hindi katulad nung nagdaang panahon na away ng away, agawan sa pwesto. Pero ngayon, united sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Yes. United. At ang kanilang mga trabaho, nagagawa nila ng maayos at ahead of time. Eh, ang Senado, ang dami nakabinbin, natutulog sa pansitan, di ba? Yung iba pa absent ng absent, yung iba pa sa pondo pag pumapasok, pumapasok pero gumaganon-ganon. Tsaka yung compare sa pondo nila, nagagamit ng kongresyo yung pondo para sa mga taong bayan, yung Senado, ang laki ng pondo ng Senado, sa kaya napupunta? Correct! Diba? Sa kaya napupunta yung pondo nila? Wala ko nakikita proyekto ng mga Senado, ha? Sorry correct. Ha, sorry sa question. Kaya nga, kung tutuusin, no, sila talaga yung dapat na i-dissolve, diba? Yes. Kung magbulat natin tayo dito, ano ang proyekto nyo? Ano ang nagawa ninyo? Ano ang nagawa ng Kongreso? Baka mahihiya na sila. Kasi pag kinumpara talaga natin dito, kitang-kita ang malaking diferensya. Yun yun. Pero para sa akin, ano na sila eh. May utak na nadilawan eh. Nung eleksyon, grabe ano nila kay BBM. Correct. Boto natin kasi... susuportahan ko ang pangulong BBM natin. Kung ano man ipapasa niya ng mga batas, i-aproba natin 'yan. Ano natin 'yan? Ngayon. Nagdilaw na. Dilaw, lumabas na ang dilaw nilang kulay. Yes. Dilaw ba? Sila na ugaling dilaw. Noon talagang sinasabi nila, sa taong bayan. Tama. Yes. Paano kasi alam nilang malakas. Oh. Pero ngayon, na nakaluklok na sila dyan, wala na. Lumalabas ang tunay nilang kulay. Sila yung mga hunyango. Nag-iiba sila ng anyo. Diba? Dami yan. Tapos, namulat na yung mga kongresista. Sabi ng kongresista, saan kayo sa ginaganon nyo kami, saan kayo sa susunod na election kung kailangan nyo kami. Hindi namin kayo Sabi niya, grabe, inaasikaso namin kayo. Ginanon. Para, diba? Tapos ginampanya. Para maging ganyan. Tapos gaganyanin lang daw sila. Tama. Mga diba? Distrito yan eh. Sila yung nag-aano dun. Dapat sila mawala dyan eh. Sila yung sector. Kasi sabi ni Congress, ni Kong dyan na sabi niya, pag may mga bagyo, may mga kailangan, sila talaga inuna eh. Tama. Mayor, barangay, lahat sila. Sila talaga. Hindi naman pupunta yun sa Senado yung sila nga yung tinatawag na di ba yung representatives yes. Bawat distrito, sila yun. Ayun, wala magliliitin. Ano nila? Senador nga sila ng bayan, pero hindi naman nila ginagawa yung talagang kung ano talaga yung mandato nila. Mahilig sila sa drama, mahilig sila sa mga... Marites. Nagmamarites. Pagkatapos, sinabihan na nga titigil eh. Payabangan pa. Sige pa, nagpa-issue pa, nagpa-hearing-hearing pa. True. Oh. Anong sinasabi ng Kongreso? Ang sinasabi lang naman ng Kongreso, yung version ninyo, kung ano yung version ninyo, susuportahan namin. Susuport na lang sila. Hindi na sila, wala silang i-insist na kung ano yung gusto nila, kung ano yung version ng Senado, they're willing to embrace. Pero wala. Kasi nga, itong mga senador na to, talagang makikita mo, ayaw nila. Masyado silang nag-hold on sa 1987 Constitution, hindi dahil sa gusto nila yung Constitution, kundi
para sa kanilang sariling pakinabang. Kasi noon naman sa budget panahon, naman, budget sa panahon naman ni Duterte, diba, marami sa kanila ay sumuporta doon sa reforma ng Constitution. No? Sila, sumuporta yan. Pero ngayon, Marcos na, ayaw na nila. Diba? So alam na this. Yun na yun. Sandali, parang humahaba yata yung interview sa akin. Oo nga eh. Oo, sige po. Haalis ka na po. Pasensya na po kong. Salamat po. I-invite niyo po sila. Pupunta sa channel niyo. Punta po kayo sa channel ko. Admin Rich. Okay. Admin tapos Rich. Ano, dire-diretso ah. Walang ano, walang space. Apo. Admin Rich po. Yun. Ilalagay na lang namin guys. Sa apo. YouTube at saka sa Facebook. Admin Rich. Okay. Okay. Yan. Maraming salamat, ma'am. Ingat po. Bye. Yan. Bye. Ayan, so na-interview na natin si ma'am, grabe. So like, comment, share, subscribe na lang guys at maraming salamat. So nandito po tayo sa House of Representatives. Dito po yan sa Kongreso, Batasan, Pambansa, Quezon City. So thank you so much and keep safe everyone. Ito po yung lingkod, RJ Angeles RN. Keep safe everyone. God bless. Bye!